Psalm 62. Yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Ngayong gabi, nasanay tayo sa ngayong umaga. Ay nako. Kanina ko pa sinasabi, umaga, hindi gabi. No? Umaga, hindi gabi. Pero yan nga, nakakasanay magsabi na gabi. No? So, Psalm 62. At ang title po ng ating mensahe ngayong umaga, ay waiting upon the Lord. So, have you tried to wait? Yes. Ilang, gaano ba katagal ang paghihintay na? Pinakamatagal ninyong paghihintay? Years? Why are? O mayroon pa kayong mga hinihintay sa panahon na ito na hindi pa nangyayari? Marami pang bagay. Habang tayo nabubuhay, tinuturuan tayo ng Diyos na maghintay. So, ang paghihintay po is a word na kung saan there is a passive place. No, minsan ay passive ka sa iyong mga ginagawa dahil hinihintay mo yung mangyayari na isasagot sa'yo. But hindi ibig sabihin na passive ka in mind and in everything, no? So nagiging passive po tayo, like for example, if we are waiting for our God, hindi po tayo gagawa ng kahit na ano because we are waiting for the time of our God, no? For the God's timing. At dahil nga naghihintay tayo sa timing ng God at pag hindi pa yung dumadating, we will not do anything except kung sinabi ng Lord, you have to wait. No? Pero kung sinabi ng Lord, wait, pero mag-conchilyo ka muna while you are waiting. So mag-conchilyo ka muna. No? Do something while you are waiting. Pero pag sinabi ng Lord na just wait, be still, and wait for me, hindi ka po pwedeng gumawa ng kahit na ano because it is the command to wait. No? So, ang waiting po is like yung pinaka naisip po nating example is like the relationship of a master and the servant, no? Ang master po at ang servant, ang master po yung nagko-command sa servant. Yung talagang way of the relationship ng dalawa ay yung master. Siya lang lagi ang magsasabi sa servant kung ano yung gagawin niya. At ang servant naman, he will not do anything except sa command ng master. No, so lagi po siya maghihintay sa command ng master niya. No, so without the command of the master to do anything, hindi siya gagalaw. So yung relationship na yun, mga kapatid, napakasarap po nun na ganun po yung ginagawa natin. Ang problema kasi sa atin, ang ating paghihintay ay naiiba. Once God is commanding us, we stop. No? Ayaw ko. Kasi pag sinabi ng Lord, just move on, go on. Just stress your muscle, spiritual muscle, and go on. Pero minsan nag-stop tayo. No? Kasi nahihirapan tayo. Pero ang sinabi ng Lord, go on. He is our master and we have to obey our master. No? Sometimes naman po, if God says, be still, naiinip tayo. Inip na inip tayo. Lord, kailan ba? Ano ba? Ganyan ba? Diba? So, sabi ko nga, kahit po sa sitwasyon natin, mga kapatid, nakakainip minsan kung iisipin, no, na kailan ba kami, Lord, makakahanap ng lugar wherein we can stay for longer time. Diba? That lagi ko pong prayer na, di ba? Siyempre, kami uuwi na. Sino ba yung sasabay sa akin? yun, no? At ang maiiwan, yung dalangin po natin na magkaroon talaga sila ng lugar, ng maayos na lugar, na kung saan, hindi na sila ganito maglilipat. Kasi mahirap talaga maglipat, masakit sa katawan. At mahirap, di ba? At but God is teaching us, no? God taught us so many things sa pag-stay po natin dito sa lugar nito. God taught us that even if you are doing right,
people around you will not be right. No? People around you will take advantage of the things. Diba? So, yun yung mundo. Ganun tayo sa mundo. Yun yung mundo natin. And dito po sa Psalms 62, ganun po yung nangyari kay David. Yung Psalm 62 po ay hindi sinabi ng Bible, nobody knows what happens, no, sa Psalm 62 na sinulat ito, kung bakit nasulat ito ni David. Pero alam natin that David has so many experience, no? Mayroon po mga madami sa buhay ni David ang nahihirapan siya. Yung hinahabol siya ng mga, di ba, ni King Saul, pinapatay siya ng kung sinong tao na nagtatrider sa kanya, mga taong malapit sa kanya, even his son. And there was a scholar na nagsabi that this Psalm 62 was written in the time na siya po ay nag-escape mula sa kanyang anak na si Absalom, no, na nagtago po siya. But, no? Sabi Psalms 46:10, be still and know that I am God. So yung waiting mo, hindi ka maghihintay, mga kapatid. Una-una, hindi ka maghihintay kung hindi mo kilala yung hinihintay mo. Diba? Halimbawa, may nangako sa'yo, kita tayo bukas, day off ko. No? Tapos, if you know that that person is always breaking his promises, you will not wait. Sayang yung oras, di ba? Sayang.